Diba nga, meritik na ako tas meron akong 12 na Starla. Kung naalala nyo nung nakaraan, 5 beses akong naglaro tapos ginamit ko si Bunana para madagdagan yung Starla ko. Kaya ngayon, maglaro uli ako para naman madagdagan yung Starla ko kasi ilang linggo na akong nabubulok dito sa meritik. Gusto ko nang mag-medical honors. Game number 1. Kapag sinaswerte ka nga naman, unang laro pa lang, napagbigyan na agad ako sa mga magbaban. Kaya ang dami mang nagtatanong nung nakaraan, bakit daw si Layla de Lima ang ibinaban ko? Unang-una sa lahat, ML mo ba to? Bakit nakikialam ka? Hindi naman sa minamaliit ko si Layla de Lima, pero kapag sa tuwing ginagamit yan ang randog na kasama ko, automatic talo ang aming grupo. May sumpa yata sa akin ang hero na ito, kaya ibinaban ko para wala na akong problema. Kung mapansin nyo naman, showing pa lang ng heroes, promage na ang ipinakikita. Magbunana dapat ako dito eh, kaya lang dalawang kasama ko nag-aagawan na, makiagaw pa ba ako? Siyempre hindi na. Si Iswan at si Isto, diba nag-aagawan yan kanina sa Bunana? Ngayon itong si Iswan, willing nang ibigay si Bunana dun sa iba. Ito namang si Isto, ayaw pang ishow yung Bunana niya, nahiya-hiya. Kaya wala man ibang nag-show ng Bunana kaya pinili na ni S1. Oras na para ako naman ang mamili. Naisip ko yung Bunana meron niyang kasamang tae. So naisip ko ako din magpugo ako para meron din akong kasamang tae. Sana nagkaroon kami ng bulilit connection. Hanggang sa ito man ang nabuo naming line up. Hindi man ako sigurado kung dapat ba akong maging proud sa lineup namin dito, pero kinakabahan ako. Makalipas ang 9 na minuto, ito na ang lagay ng aming grupo. Kay na high blood man si Yura. Kung ano-ano daw pinagbabandi naman daw marunong mag-rotate. Hindi ako natamaan kung ako man yung pinaparinggan mo. Nandun ako sa marksman. Kurutin kita ng nail cutter dyan. Oh, kita mo, may point naman talaga si Bunana. Oh, diba? Natanggalan na siya ng tornilyo sa ulo. Pinag-show ka kanina. Hindi mo pinakita yung Bunana. Tapos sabihin mo ngayon na agawan ka. Tapos hindi ko alam kung ano yung spilling na pinag-aawayan nila dito. Ano naman kung mali yung mga spilling nyo? Hindi naman ko spill ito. Kay pati man ako nadamay na dito. Pag na-spill mo yan ang tama, mag-tank build ako. Kay wala mang kwenta itong game na ito. Tumambay pa ako dun sa marksman. Yung Bunana nag-brawl sa mid lane. Yung Uranus hindi man sumasama sa mga objective. Nandun lang sa XP lane niya. Depeat! Sabi ko maglaro ako para madagdagan yung Starla ko. Kay nabawasan pa. Laro pala kayo para matalo. Eh di sana nag-surrender na lang tayo. Game number 2. Kay ako man ang kauna-unahang magbaban. Siyempre gusto ko talagang iban dyan si Layla de Lima. Pero simula naman ang first game, wala namang nagpakita niyan kanina. Kaya ito na lang si Kulot yung ibinan ko. Dito kay nag-decide na ako na mag-rumpa din ako. At gamitin ko sana si Rupaela para dun sa bagong skin niya. Kay tamang-tama dahil ito si Ispide nag show ng mga mage heroes niya, kaya naman ipinakita ko na si Rupaela. Pumili ng girl chanak na Angela yung kalaban. Sa mga panahong ito, iniisip ko mag-Rupaela pa din ba ako, si Istis na ang piliin ko. Kapag si Padre ang pinili ko, mas malakas yung heal ko dun sa Angela ang chanak nila. Pero titignan ko muna kung sino ang core na piliin ng kasapi ko, kaya sabi ko mag-roam ako, tapos meaning yan, kapag sabi ko mag-roam ako, Spy, mag-show ka ng hero mo. Pero nagmamarunong pa siya, mag-roam daw siya, kay nagbago ang isip niya. Ako nang mag-roam, bakit nagbago ang isip mo? Tapos ayaw niya pa i-show yung hero niya, eh may roamer na yung kalaban. Nakita mo na kung sino yung roamer nila, bakit ayaw mo pa ipakita yun? Hindi ko alam kung sino pipiliin ko na taranta ako, kaya ito na lang si Paniki yung pinili ko. Ito ngayon yung nabuo naming line-up versus dun sa line-up nila. Inapatan ni Elsa yung Paniki ko. Anong gagawin ko dyan? Magyayelo lang ako. Kaya ayan, magro-rotate ako. Binabatayan ko yung marksman namin dito. Isang piraso na lang kasi yung buhay, ayaw pang umuwi. Ayan, dumating si Cardo, pinagbabaril siya. Buti na lang hindi immortal to dahil peking Cardo pala. 13 minutes pa lang, nakapasok na agad kami dito sa may pinaka-tower nila. Tapos ita-tower lock na lang nung marksman. Ayan, nagpa-tower lock din ako pero wala akong ka-damage-damage dyan. Nangigigil ako dito kay Bea. Yung base nila isang umbo na lang. Hindi ka pa nag-tower lock. E di sana tapos na. E di pinagsabihan ko yung MM, hindi siya nag-tower lock. Kay nagsisinungaling pa, naglalag daw siya. Umabot patuloy ng 21 minutes yung laro. Tapos na sana to kanina pa. Victory!
Bumalik na ulit yung nawala kong Starla kanina. I-re-report daw ng mga kalaban dyan si Angela kasi wala daw ambag sa kanila. Game number 3! Ako na naman ang magbaban dito pero hindi ko na naisipan na iban si Layla de Lima kasi dun sa first 2 games ko wala namang nagpapakita at gumamit ng Layla. Gusto ko talagang gamitin yung bagong skin ni Rafaela kaya naman ipinilit ko talaga yung gusto ko dito at sabi ko magro-roam ako. Kay nag-chat man dyan si Iswan. Sorry, Spide. Wala ako sa mode eh. Siyempre na curious ako kaya nagtanong ako. Anong mode ka ba ngayon? Kay sad girl mode pala siya ngayon. Ito naman kay nag-i-emote nga si Iswan. Kanina sad girl mode, ngayon naman killer mode. Pala decision ka talaga ng taon, no? Oh, nakisuggestero lang ako, hindi ako nag-decision sa buhay niya. Grabe bye, baka mahilig siya sa surfboard, kaya ka pinalitan. Kay delikado na ito si Iswan. Hanggang sa ito man yung nabuo naming lineup, ang titigas ng pagmumuka ng kalaban. Samantalang yung sa amin ay kabaliktaran. Kaya wala mga high blood moments na naganap dito dahil sa totoo lang magagaling yung mga kasapi ko. In fairness, si auntie mong sad girl pala ba naman yung magic chess girl niya? Yan siguro ang epekto dahil pinagpalit siya. Victory! Sa wakas, kay nadagdagan na ulit ako ng isa pang Starla. Okay lang yan, Magic Cheese Girl. Ipinagpalit ka man sa surfboard, at least panalo tayo. Game number 4. Kung napansin nyo yung first 3 games ko, mage and support heroes lang yung ginagamit ko. Ibig sabihin lang nun, kay wala ako sa mode gumamit ng ibang heroes o kaya ng ibang role. Nagsasabi na ako dito sa kanila na magro-roam nga ako. Paulit-ulit na ako napudpud na ang daliri ko kakapindot ng roam-roam na yan. Tas kung mapansin niya, nakashow na si Isto ng roamer niya. Gusto ko na sanang iswap muna dyan si Ispor, kaya lang nagdadalawang isip pa ako. Wala ako sa mode nag-marksman, kaya hindi ako nagpapakita ng marksman hero ko. Ilang minuto na kami nagtititigan dito hanggat sa nag-show si Ispor ng Layla de Lima at dun na ako nag-decide na mag-marksman na pala ako. Pumili ng bunanong mata si Ispor, tapos itong si Iswan, reklamador, wala na daw bang ibang mage? Ba't ka ba nakikialam? ML mo ba yan? Wala kasi ako sa mode mag-marksman. Kinakabahan pa ako sa mangyayari kasi baka mamaya yung roamer namin hindi ako samahan. Meron pa namang NBC girl. Kawawa ako dyan. Kay umpisa pa lang ng laro, hindi na ako nagkamali. Nandito na nga yung NBC girl nila. Kinalmot-kalmot na ako pero walang pakialam si Auntie Rupaela. Hello, Rupaela. Baka naman may mapa ka dyan. Nandito yung NBC girl. Baka gusto mo akong samahan. Hindi ako magkapira nito. Maghihirap ang buhay ko dito. Kahit sa loob ng power, hindi niya talaga ako tinigilan hanggat hindi mapunit ang mukha ko. Kaya akala ko hindi na ako puntahan nitong mga to dito. Buti na lang naisipan nila akong dalawan. NBC girl, pamilya kaming nandito sa damo. Huwag kang papansin ha. Tapos makalipas ang ilang minuto, si Edith at Mincitar nagbabangayan. Agoy kay Naril Talk. Hindi ka na nga priority sa buhay niya. Hanggang dito ba naman hindi ka pa rin priority? Panay reklamo ni Edith. Paano kasi joke time pala yung build niya? Panay away nung Mincitar at nung Edith. Hindi talaga sila natigil na dalawa. Depit! Ang damot mo munto na! Binawi mo agad yung Starla ko! Hindi nga nagkamali ng prediction yung Mincitar. Game number 5! Nag-decide na lang ako dito na ako na lang ulit mag-roam. Nakakapagod mag-marksman. May stress ka pa. Kesa naman sa roam, ikot-ikot ka lang sa mapa. Babantayan mo yung mga kasama mo. Hindi ka masyadong ma-stress, diba? Mag-father sana ako dito. Ipam-partner ko dun kay Boy Kaluluwa. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Pero nahihiya akong piliin si father sa mga pagkakataong ito. Kaya naman pinauna kong mag-pick ang iba kong mga kasama. Hindi kasi ako sigurado kung yung Lancelot niya ba ay tank yan o damage. Kaya nag-Rupaela na lang ulit ako para may additional movement speed kami. Kasi kung si father piliin ko, mapudpud lang daliri ko sa paghahabol dyan. Mahirapan pa akong ihil yan. Nawala nga yung mga pumipili ng Layla de Lima. May pumalit naman yung fishball man. Kay simple man daw yung zilong. Hindi ko naintindihan kung ano man yung ibig sabihin niya dun. Hanggang sa nakompleto na nga ang aming lineup. Makakatakot yung lineup ng kalaban, no? Dito ko na naintindihan yung simple na sinasabi ni Dashing Man. Nag-invasion kaming tatlo dito. Si Dashing Man, si Boy Kaluluwa at ako. Pero tignan nyo si fishball
tumatagal man, walang pakialam sa kapaligiran. Ito pa isa, yung Karate Manila na explainer sa sobrang paglibot sa mapa. Malapit yan ang mapalitan si Dora, pero tignan nyo, yung fishball man namin, nandun lang talaga siya. Mahal na mahal niya yung top lane niya. Ito pa isa, pansinin nyo mabuti yung fishball man namin sa mapa. Ay, nagkakaguluman kami dito, bugbog na yung marksman namin. Nasa loko na yung stand, ako na yung sinusunod ng mga kalaban. Napitas na ni Fishball Man yung biya ng kalaban. Pwede na sana siyang bumakap sa amin kahit papaano. Pero anong ginawa niya? Nag-red buff muna. Tapos, nagtago siya sa may loob ng damo. At nag-aantay ng tamang tiyempo. Kaya lang sumilip at sinundot yung mga kalaban. Tapos nasipa lang siya. Yun na yun, pre-savage kay Karate Man. Pero kahit ganun si Fishball Man, ang tagumpay ay aming makakamtan. Victory! Sa dalawang oras na paglalaro ko, isang star na lang ang nakuha ko. Nagkanda high blood ako, na-stress pa ako. Ang haba pa ng video na ito, tapos isang star lang pala makuha ko.